hello. Yes. Say hello, mommy munchy. Mami, say mami. Mami, say mami. 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 Say alcohol. 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 Okay, put alcohol. And rub. Very good. Say alcohol. Alcohol. Very good. Lobo lobo. Lobo lobo. Lobo lobo. Mama mama mama. Say flower. Flower. Say bola bola. Say bola. Baba. Bola. Baba. Say hi Kali sa mga mamshi. Say hi. Mama. Say hi. Oh, say hi first. Oh, ano? Oh, no. Isan, say hi sa mga mamshi, kuya. Mami. Louder, say hi, mamshi. Mami. Ha? Hi, mamshi. Very good. Oh, say hi, mamshi. Hi, mamshi. Say hi. Hi, Ikaw yung mga mamshi, update ko lang si Patuti Calix. So, ngayon mga mamshi, si Calix is 1 year old and 3 months. 1 year and 3 months old na siya ngayon. And i-update ko muna kayo sa kanya. Yes! Kasi yung last na update ko sa kanya is nung 1 year old siya. Yes! And yung kilo niya ngayon mga mamshi, ngayong 1 year old and 3 months old siya is 10.4 kilo. Konti lang yung dumadagdag sa kilo niya ngayon. Ewan ko ba? Ang pandak niya pa. Tingnan nyo. Parang ano eh. Nainis na siya. Ano ba? Ano? Oh, ano? Konti lang yung dumadagdag sa kilo niya ngayon. Kasi manikot. Opo. And yung milk niya mga mamshi is eto eh. Kasi ang hirap niyang mahanapan talaga ng milk. So, yung milk niya ngayon is itong S26 na lactose-free. Ano to mga mamshi? 0 to 12 months lang. Ayan, hindi tugma sa age niya. Pero, ay anak! Hindi tugma sa age niya. Gawa nung, kasi natry ko na lahat ng milk na tugma sa age niya na 1 to 3. And yung Enfamil. Oh, clap your hands! Clap! And lahat ng milk na 1 to 3 years old is na-try ko na kay Calix and talagang tinutubol siya mga mamshi. Talagang sobrang tigas ng tae niya na umabot na sa dumudugo. May dugo na yung puwet niya sa kakaire, ganun. Siyempre nakakaawa yung bata. Kaya ito kasi halos mag-iisang buwan niya na itong milk, magwa-1 And talagang okay yung pupo niya. Okay, talagang hindi nagtatae, hindi nagtutubol. Talagang normal yung pupo niya dito. Pero hindi tugma sa age niya. Kaya ngayon, naghahanap pa din ako
ng milk na tugma sa age niya, talagang pinapatry ko lahat sa kanya kung ano yung mahihiyangan niya. So ngayon, ito yung, ito naman, papatry ko pa lang, hindi pa rin nabubuksan. Ayan, hindi pa siya, hindi niya pa nagagamit kasi pinapaubos ko pa yung isa, yung luma. Ito naman, Similac Tummy Care, 1, 2, 3. Ipapatry ko sa kanya kung mahiyangan niya or dideen niya, kung okay yung pupo niya. Kasi yun lang naman yung problema eh. Kasi pag pinapatry ko yung iba, yung mga enfamil, yung ibang nan, basta lahat ng milk na 1 to 3, lactose free or mga ganyan, tummy care, is ano eh, hindi siya hiyang. Sana dito, sana ito, pag natry niya na to, is mahiyangan siya, maging okay. I-update ko naman kayo mga mamsi eh. Yes. Ayan na. Nag-brown out. Brown out. No more light. Brown out. Nag-brown out. Sabado kasi ngayon. Hello. Brown out. Tataka siya. And mga mamsi, eh, nag-brown out na. Dumilim bigla. And mga mamsi, yung sa speak ni Calix, talagang nag-i-improve yung mga sinasabi niya. Ang dami niya na sinasabi ngayon. Marami na, pero medyo bulol, pero marami na. Yung talagang mga flower, yung flower ni Calix is power. Parang ganyan. Hindi niya pa talaga clear. Pero habang tumatagal, every month, is nag-i-improve yung ano niya, yung stock niya, yung salita niya, tsaka yung mga skill niya, yung kaya niyang gawin. Ayan. And super likot niya mga mamsi, as in super likot, mas okay yon, mas active yung bata, mas okay. And ano pala mga kamamsi, plano ko, kasi last time gumawa akong, ang dilim, hayaan nyo na madilim, okay lang yan. Last time is nag-vlog ako about sa plano ko sana magpalagay. Ang iingay ni Lo, ang iingay niyo baby love. Plano ko sana magpalagay ng IUD. Yung IUD sa Pentem yun, di ba? Yung IUD. Eh, ang daming nag-comment doon na yung iba daw hindi makapagbuhat ng mabigat. Tapos, yung iba, naiilang kasi parang may nakapasok nga sa loob. So, feeling ko, ayoko na rin noon. Hindi ko yata carry yun kasi hindi ko feel ko, baka hindi ako maging komportable kapag may nakasaksak sa loob ng pempem ko. Baka maninibago ko. So, hindi ko na lang talaga tinry. Hindi ako nagpalagay ng IUD mga mamshi. Ang dilim. Hindi na makita yung mukha ni mamshi. Pero ano mga mamshi, naisip ko magpa-inject. Yung inject na every 3 months. Sa center daw is libre lang yun. Ewan ko lang dito kung may bayad. Pero mura lang naman yung inject. Kung may bayad man, parang 150 yata. Pero 3 months na yun. Every 3 months kang i-injectan. Kasi may kapitbahay kami dito. Ano siya, inject siya. Ilang years na siyang inject? Feeling ko mga 2 taon na or 3 years na. Tagal na, matagal na siyang inject every 3 months. And effective naman, hindi siya nabubuntis daw, sabi niya sa akin. And wala naman din daw side effect sa kanya, hindi naman daw siya nahihilo or mga ganun-ganun. Kaso yung napansin ko sa kanya mga mamshi is tumaba siya kasi dati magkasimpayat kami nun eh. Tapos ano, ngayon ang taba niya na. Tapos hindi siya re-reglahin, hindi siya nire-regla talaga buwan-buwan. And sabi nila mga mamshi kapag daw hindi ka nire-regla is hindi lumalabas yung bubu mo, yung dumi. Parang ganun, hindi ko alam, pero tinanong ko yan sa OB and nag-research din naman ako sa Google. Ang sabi, kaya ka hindi niregla kapag naka-family planning ka, naka-inject, implant, IUD. Kasi hindi nagpo-produce ng egg, hindi tayo nagpo-produce, kaya hindi tayo re-reglahin. Kaya lang yung pills ko kasi ngayon, ito. So, ayan, lumipat ako ng kwarto kasi ang ingay ng mga bata. Bali, ito yung pills ko ngayon, Althea to mga mamshi. Ayan siya, nakakalahati na ako halos. Ito, yung sa akin kasi, iniinom ko lang siya everyday. Every morning, pagkatapos mag-almusal. Parang hindi ko siya nakakalimutan. Talagang
fresh pa yung isip ko pag umaga, kaya hindi ko siya nakakalimutan. Sinasabay ko siya kapag iinom ako ng vitamins ko sa umaga pagkatapos mag-almusal. And then, paubos ko lang to. Sa akin mga mamsi, wala naman siyang side effect. Itong si Althea. Okay siya sa akin. Tsaka sabi kasi nila is nakakaganda to ng balat, nakaka-blooming, ganun. Feel ko din naman, nakikita ko naman yung balat ko is okay naman kay Althea, hindi nagda-dry yung skin ko. Kaya lang, sabi din naman sa research, masama din daw kapag matagal kang nagpipills. Yung tipong ilang taong ka magpipills, parang ganun. Kasi ako nung dalaga ko, 3 taon akong umiinom nito eh. Pero okay naman, kaya lang malay nyo, diba? Kasi may mga cancerous to eh, na side effect, pero bihira lang. Parang kumbaga, sa 100% na nagtitake nito, 10% lang yung nagkakaroon ng talagang side effect. Pero depende talaga sa katawan. Hindi ko naman sinasabi na pag ininom nyo to magkaka-cancer. Hindi naman. Kaya lang ako kasi gusto ko naman mag-try ng ibang family planning. Gusto kong itry yung inject. Kung hiyang ako sa inject. Kasi dito naman kay Althea, hiyang naman ako. Kaya lang medyo mahal to eh. Parang nasa 480. So monthly, gumagastos ako ng 480 dito sa Althea. Tsaka hindi ko rin alam po ano yung magiging side effect niya sa akin kapag matagal ko siyang iniinom, kung aabutin ng ilang taon pa. Diba? So, habang maaga pa, gusto ko naman itry yung inject naman. Ayoko na yung IUD, pass na ako doon. Kasi nga, ang daming nag-comment doon na pinatanggal agad yung iba kasi nga hindi sila komportable. Parang mga ganun. So, try ko na lang yung inject na family planning. And i-update ko naman kayo mga mamshi and iba-vlog ko yan kapag magpapa-inject na ako. So, ayan. Yan lang yung update ko ngayon sa aking family planning. And mag-comment kayo mga mamshi sa mga kamamshi ko dyan. Yan na nagpapa-inject. Yung mga inject yung family planning nyo. Comment kayo kung ano yung side effect sa inyo. Kamusta kayo? Kamusta yung balat nyo? Tumaba ba kayo? Kasi sabi nila nakakataba daw yun. Eh, ayokong tumaba. Pero comment kayo kasi baka naman meron din namang nagpapa-inject na papayat din. Okay naman, normal. Ganun. Comment kayo mga mamshi para basa-basa ako doon. And magkaroon din ako ng idea. And pwede nyo akong i-follow mga mamshi sa Facebook, Instagram ko para mas updated kayo sa aking motherhood journey. Ganun. And subscribe kayo mga mamshi ha para magkita-kita pa tayo sa mga next vlog ko. Ngayon lang kasi ako nakapag-vlog ulit dahil stress na ako. Stress ako ng halos 2 buwan. At talagang hindi ako nakapag-focus sa vlog ngayon. Pero ngayon, ipipilitin kong mag-focus na ulit sa vlog. Sa vlog na lang talaga para siguro hindi na ako lalong ma-stress. And yung itsura ko, as in, naglalagas yung buhok ko ngayon. Laki ng eyebrow ko kasi nga kapag stress ka talaga, wala kang ganang kumain, hindi ka makatulog ng maayos, kakaisip. Pero hoping sana soon maging okay din ako. Kaya pasensya na mga mamshi kung hindi na ako masyadong updated dito sa YouTube, dito sa vlog. Pero babawi ako sa inyo mga mamshi, promise. And kailangan ko lang ng adjust pa ulit. So ayun, subscribe lang kayo mga mamshi ha, para magkita-kita pa po tayo sa mga next vlog ko. And namiss ko talaga kayong lahat. Namimiss ko na yung talagang normal days ko na vlog, ganun. And ayun, see you next time po ulit. And thank you for watching.